Hello, good morning mga ka-Senti. Short spin tayo ngayon simula sa bahay hanggang sa Ibiya. Ayan, ganda ng araw, sinamantala ko na. Time check 7 AM. Ma-overtaken ako nito mga to. Doon sa mga taga North, ang paborito nila MOA. Paborito nila mag-laps doon. Tapos may isa pa yata sa may ilumot doon eh, baka doon sa Heaven ba yan? Tapos mga taga South naman dito sa Ibiya. Yeah, dapat may araw may sitting tayo. Oh wow. Yung gusto kong group set. Pero hindi kaya ng budget. Hanggang sa pangarap na lang kampanyolo. Wow. Ang mahal. Kahit yung chorus napakamahal. Mas mahal pa kaysa sa Ultegra. Ayan, sinasabi ko sa inyo na kita mo, in-overtake na ako ng mga naglalaps, oh. Oh. Lumampas na sila sa akin. Hindi ko kayang bumuntot dyan. Iba yung kapasidad na madalas magbike ng ensayado kumpara sa gaya ko na leisure rider lang. Bihira lang, walang practice. Maliban na lang kung talagang likas sa'yo na malakas ka. Kaya mong sumabay. Wow, ang ganda. Isa pa, S-Works. Time trial bike. Hindi ko kaya yan. Oh, ako muna. Ako muna. Salamat. Siguro marami magtatrabaho dito mamaya. Kasi pagka ganyan maraming tao doon sa gate ng subdivision Portofino, may gagawin silang project yan. Malamang mansion yun. Sarap maging mayaman, no? Ang daming pakyawan ng paggawa, ang daming tao, milyon ang bayad dyan. Pagka ganyan kadami ang labor. Woo! Okay, good morning. Pahinga muna tayo mga kasente. Ngayon, reviewin na natin yung Shimano. Nabubulol pa ako. Napagod. Reviewin na natin ang konting sharing sa inyo yung experience ko dito sa Shimano Claris. Kung di ako nagkakamali, R2000. Bali, hindi ko sa gamit. Nabili ko siya ay 2 years ago. Parang yung 105. 2 years ago hindi siya gamit, naka-stock lang sa bahay. Wala siyang malayong narating. Ang pinakamalayong narating niya ay Tagaytay lang. Hindi ko naparating to ng Kaibyang, hindi ko rin naparating ng hanggang Tagaytay Rotonda lang. Nakarating din yata ng, kung hindi ako nagkakamali, ng People's Palace in the Sky. Okay, unahin na natin yung rear derailleur. Ito, kung hindi ako nagkakamali, rear derailleur, mid-cage o long-cage. Pwede ito hanggang 34, sabi ng mekaniko. Tapos yung sprocket niya, 8-speed. 8-speed ang ratio. Kung hindi ako nagkakamali, 11-30. 11 yung pinakamaliit, tapos yung pinakamalaking cog ay 30. Straight siya, straight Shimano Claris R2000. Itong front derailleur, gaya din ng sabi ko nung nakaraang video ko, yung technology ng Shimano Dura-Ace, trickle down, umabot na dito sa R2000. So, ang design ng front derailleur, parang ganun na rin yung sa Dura-Ace, same as Sora, Chagra at 105. Okay din ang performance nito.
Doon sa marami nagtatanong kung pwedeng pang Tour de France ang Shimano Claris, pwede. Pero dahil pare-pareho silang elite, wala na mangangahas gumamit na ito kasi pare-pareho silang elite, ang gamit ng kabila ay top of the line, tapos paggagamitin mo ng Claris. Pasensya na kayo, nalobat yung sinauna kong GoPro pull. Hindi ko alam yung picture nito kung paano i-delete eh. Kaya ginamit ko na lang cellphone. Okay, by the way, tuloy na natin. Dito tayo naputol sa ano, sa crankset. Bali itong Shimano Claris, ang gaya ng sinabi ko, ang paborito ko lagi length pag bumibili ako ng crankset. Ang length nitong crank arm 170 mm. Nagkaroon na rin ako ng 172.5 dati, pero pinakaramdaman ko mas okay sa akin 170. Tapos ang ratio nito, kadalasan lahat ng mga lower end, Tourney, Claris, Sora, Chagra, madalas nyo makikita ang ratio ay 50-34. 50 yung pinakamalaki at 34 yung pinakamaliit. Ayan o. Siyempre kasama pag straight group set ang bottom bracket. Punta na tayo ngayon sa STI. Okay naman siya. Nung una medyo matigas pero nung tumagal, nilalagyan ko din kasi ng oil yung cable housing bago ko ipasok yung cable eh. Kaya yun, kaya may plastic pa ako, talagang ingat na ingat ako. 2 years na to, pero may plastic pa siya. Okay siya. Ito, hindi ko malaman kung bakit yung kaliwa ay mas malambot. Nangyayari talaga yun minsan, mga kasente. Kaya pag bibili kayo ng Claris, huwag na kayo magdalawang isip. Sulit na sulit. Makakalimutan ko nga palang banggitin kung magkano to. Nabili ko to sa Quiapo, doon sa Cycle Art ba? Kung hindi ako nagkakamali. Hindi ako sure ha. 8,000. Tinawadan ko na yun. 8. Tawad na yun. 8K. Mura pa nun. Ewan ko ngayon kung magkano na ang presyo nito. Regarding naman doon sa brake caliper, okay ang brake caliper niya. Walang pinagkaiba din sa Sora. Nasa sa pagtutono naman ng ano eh. Ng pad eh. Nasa pagtutono sa rim. Meron din naman kasing rim na talagang hindi mo maipaliwanag kung bakit mas effective kumpara doon sa isa mong rim na gamit. Hindi ako expert. Yun lang ang assessment ko. Ang ganda ng kulay nito. Kung hindi ako nagkakamali, smoke gray. Pagpasensyano na ah. Smoke gray ba to? Lalo na pag bagong linis, shining shiny. Pakita ko yung rear caliper. Ito naman yung rear caliper niya. Okay. Yun lang. Uwi na tayo sa Imus. Ayun, maraming bikers oh. Kahit Martes, maraming nagbabike. Ang ganda, sana hindi umulan. Sana ganito lang na partly sunny. Medyo mostly cloudy, hindi ko alam ang klima, pero sana ganito lang, walang ulan. Kasi nung mga nakaraang linggo, 'di ba, bumagyo, madalas ang ulan. Ang natakbo ko ngayon hanggang dito sa Ibiza simula sa bahay. Simula sa bahay ang natakbo ko 42 minutes, 15 kilometers. Kasi traffic dun eh. Doon sa may simula na yan sa ano, sa may SM Molino crossing hanggang dito na sa may ano, nagta-traffic na diyan sa may Camellia. Simula doon sa may pag-akyat kasi may ginagawa construction ng kalsada eh. Okay guys, maraming salamat at sana doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at please click the notification bell din kung sakali may gawin pa akong video. Sana po supportahan nyo. Maraming salamat po. God bless and ride safe, Kasente.